ang Pilipinas ay hindi na nga ba bibili ng mga karagdagang pang ATMOS 2000? Ang proyekto nga pong ito ay isa sa pinakainaabangang proyekto ng Modernization Program. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang ATMOS, Autonomous Truck Mounted Howitzer System, ay isang 155mm, 52 caliber self-propelled gun system na minamanufacture ng Israeli military manufacturer na Sultam Systems. Ang system nga pong ito ay long-range, fast-moving, truck-mounted na may high firepower at mobility, rapid deployment, short response time, at operable sa lahat ng terrain areas. Ang system nga pong ito ay integrated ng fully computerized system, nagpo-provide ng automatic control, accurate navigation, at target acquisition. Ang system nga pong ito ay nag-offer ng iba't ibang gun barrel lengths simula 39 hanggang 52 caliber. Ito nga po ay upang ma-meet ang iba't ibang requirements ng kanilang customers. Ang ATMOS mga idol ay fitted ng 155mm 52 caliber ordnance na pasok sa NATO Joint Ballistic Memorandum of Understanding. At ito nga po ay mounted sa 6x6 cross-country truck chassis. Noong late 2001, ang Sultam Systems ay nag-release ng details patungkol sa latest version ng kanilang ATMOS 2000 na existing na simula pa 1999. Sa panahon nga pong ito mga idol, ay kilala ang ATMOS sa tawag na 155mm self-propelled wheeled gun. Ang ATMOS mga idol ay dinevelop bilang private venture at layuning ibenta sa export market. Bagamat nag-demonstrate na nga po ito sa Israel Defense Forces. Ang wheeled self-propelled gun ay kadalasang mas mura na i-procure kung ikukumpara sa mga common truck counterparts. Meron nga po itong mas mura na life cycle cost at mas madaling i-operate. Meron nga din po itong mas magandang strategic mobility at hindi nagre-rely sa heavy equipment transporters. Noong late 2001, ang system na ito ay nagpaputok na ng mahigit sa 1,000 rounds. Ito nga po ay nung panahong nagsasagawa ng matinding trials sa Israel. Ang mga current operators nito mga idol ay ang Azerbaijan na merong 6, Botswana na merong 5, Cameroon na may 18, Pilipinas na may 12, Thailand na may 24, Romania na merong 3, Rwanda na merong 1, Uganda na may 6, at Zambia na may 6. Habang future operators naman nga po nito ang Colombia, Israel, at Denmark. Potential operator naman ang Brazil, Poland, at United States. Ang breach mechanism ng ATMOS 2000 mga idol ay horizontal sliding na automatic na nagbubukas sa bandang kanan at merong self-sealing metal ring. Ang buffer nga po nito ay hydraulic cylinder na merong hydropneumatic recuperator. Ang rigger length naman ay variable mula 850 hanggang 1,100mm. Ang ATMOS 2000 ay nagdadala ng total na 27 155mm projectiles at mga associated charges. Kaya nga po itong i-operate ng 4 na crew. Binubuo nga po ito ng 2 loaders na nakaposisyon sa magkabila o DKA sa likod. Ang system nga pong ito ay nagpo-provide ng rate of fire sa pagitan ng 4 hanggang 9 na rounds per minute. Mga idol, marami na nga po ang nagsasabi na mukhang hindi na matutuloy ang pagbili sa mga karagdagang ATMOS 2000 ng Israel. Ito nga po ay dahil nasa Horizon 3 na tayo at wala pa rin tayo nababalitaan kung tutuloy pa nga ba ang Pilipinas sa pagbili ng mga karagdagang assets. Ngunit wag nga po nating pangunahan ang desisyon ng ating pamahalaan mga idol at hayaan natin silang dumiskarte. Anong malay natin mga idol at baka biglang magkaroon ng additional acquisition project para sa mga karagdagang ATMOS 2000 self-propelled howitzer. Kailangan na kailangan nga po ito ng ating bansa upang palitan ang ating mga lumang kagamitan ng mga mas bago, moderno at mas malalakas na assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!